Hindi talaga makikita sa panlabas na anyo ng isang tao kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Ngunit kung minsan ay nanguhusga tayo base sa ating nakikita. Ikaw, naranasan mo na bang husgahan kahit wala ka namang ginagawang masama? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula bata pa lamang ang dalagang si Chanel ay marami nang nakakapansin sa magandang itsura ng babae. Para bang isang anghel na bumaba mula sa kalangitan dahil sobrang amo talaga ng mukha ng dalaga. Higit sa lahat ay alagang-alaga ito ng kanyang ina. Anak, huwag ka muna magbo-boyfriend ha. Magtapos ka muna sa iyong pag-aaral at pagkatapos noon ay hahayaan na kitang magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Pangaral ng kanyang nanay na si Aling Leia. Opo, Nay. Wala pa naman po sa aking isipan ang magkaroon ng isang nobyo. Mataas po ang aking pangarap dahil ang gusto ko po ay makabawi sa inyo balang araw. Nakangiting sagot ni Chanel. Sa eskwelahan na pinapasukan ng dalaga ay marami talagang mga binata ang napapatingin sa kanya. Habang siya ay dumadaan ay palagi siyang sinusundan ng tingin ng maraming kalalakihan. Ang ganda talaga ni Chanel at higit sa lahat ay matalino pa. Pero alam naman ng lahat na kahit na kailan ay hindi siya tumatanggap ng isang manliligaw, sabi ni Edward sa kanyang kaklase. Oo nga eh, masipag kasi siyang mag-aral at hindi muna inaatupag ang mga buhay pag-ibig. Mas lalo niya tuloy ako napapahanga nang dahil sa kanyang ipinapakitang pag-uugali, sagot ni Samuel. Hindi nawawala sa top student ang dalaga. At kung minsan ay siya ang panglaban ng kanilang eskwelahan tuwing magkakaroon ng patimpalak ng patalinuhan. Ngunit hindi sila binibigo ni Chanel dahil palaging ito ang nakakakuha ng unang karangalan. Nang dahil doon ay mas lalong nakilala si Chanel, hindi lang sa kanilang lugar, pati na rin sa iba't ibang bayan. Nang dahil sa talinong taglay ng babae, ay nakakakuha na rin ito ng kung ano-anong scholarship. Kaya wala nang halos gastusin pa si Aling Leia sa mga bayarin sa eskwelahan ng kanyang anak. Anak, maraming salamat naman at nag-aaral ka ng mabuti. Sinusunod mo ang aking mga payo, kaya alam ko na balang araw ay magiging maayos ang buhay mo. Masayang sabi ni Aling Leia sa kanyang anak. Maraming salamat din po, Nay, dahil hindi niyo po ako pinapabayaan. Alam ko mahirap po ang maging isang single mom, ngunit kahit na kailan, ay hindi ko po naramdaman na may kulang sa akin. Sagot ni Chanel sabay niyakap nito ang kanyang ina. Lumipas ang mga taon ay graduation na ng babae. Si Chanel ang summa cum laude sa kanilang paaralan at kahit noon pa man ay alam na ng maraming estudyante na ito na talaga ang mangyayari. Hindi na ako magtataka na si Chanel ang magiging summa cum laude. Ibang-iba talaga ang talino niya sa lahat ng mag-aaral dito. Ang swerte talaga ng kanyang magiging nobyo, sabi ni Edward sa kanyang kaibigan. Aba, oo naman, swerte talaga ang kanyang magiging nobyo. Maganda, matalino, at higit sa lahat ay mabait. Halos lahat ata ng papuri ay nasa kanya na talaga, sagot ni Samuel. Lumipas ang isang buwan ay agad nakapasok si Chanel sa trabaho. Nakapasok ito sa isang malaking kumpanya kung saan ay malaki ang kita. Dito niya nakilala ang binatang si Joaquin na siyang anak ng CEO ng kumpanya. Halos lahat ng mga babaeng empleyado ay humahanga sa binata, ngunit ang agad nitong napansin ay ang babaeng si Chanel. Hi, ngayon lang kita nakita dito. Ako nga pala si Joaquin. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ng binata. Ngayon mo lang talaga ako makikita dito, dahil bago lang talaga ako dito. Ako nga pala si Chanel. At oo naman, pwede tayong maging magkaibigan, natatawang sagot ng dalaga. Pagkatapos noon ay inimbitahan ng binata si Chanel na sabay na silang kumain. Nagtataka na lamang ito matapos silang pagtinginan ng maraming empleyado. Joaquin, nagtataka lang ako. Bakit halos lahat sila ay nakatingin sa atin? Baka naman mayroon ka ng nobya? Tanong ni Chanel. Naku, wala. Wala pa sa isip ko yan. Hayaan mo na sila at baka ikaw lang ang nakakapansin ng bagay na yan, natatawang sagot ng binata.
nang dahil doon ay ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang pagkain. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa dahil babalik na sila sa kanilang trabaho. Maya-maya lamang ay may isang babae ang lumapit kay Chanel. "Ma'am, ang swerte niyo naman dahil kayo ang nilalapitan ni Sir Joaquin. Nanliligaw po ba siya sa inyo?" tanong ng isang empleyado. "Nako, hindi. Magkaibigan lang kaming dalawa. Bakit mo naman nasabing swerte ako? Nang dahil ba sa gwapo niyang itsura?" nagtatakang tanong ng babae. Nakita naman ni Chanel na natatawa lamang ang kanyang kausap nang dahil sa pagka-inosente sa kanyang pananalita. "Hindi niyo po ba alam na si Sir Joaquin ay ang anak ng CEO? Kaya ko po nasabing swerte kayo dahil ang sabi ng mga tao ay mapili siya sa babae. Ngunit nang dumating kayo dito ay sinasamahan niya kayo." Natatawang sagot ng babae. Talagang gulat na gulat si Chanel simula nang malaman niya ang bagay na to. Naging malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit sila pinagtitinginan ng maraming mga tao. Nagpaalam si Chanel sa kanyang kausap upang bumalik sa kanyang trabaho. "Nakakahiya naman. Ang akala ko naman ay simpleng empleyado lamang si Joaquin. Pero yun pala ay siya ang anak ng CEO." Napapakamot na sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Lumipas ang mga oras ay gulat na gulat si Chanel nang makita nito ang kanyang dating kaklase. Si Jason na palaging nagkakating at higit sa lahat ay palaging laman ng away. Madami ring bisyo ang binata. Mahilig itong uminom ng alak at palagi itong naninigarilyo. "Chanel, dito ka rin pala nagtatrabaho? Siguro ang taas na agad ng posisyon mo. Mabuti ka pa dahil nasa opisina ka. Dahil ito lamang ako ngayon, isa lamang akong factory worker." Masayang sabi ng binata. "Ano ka ba, Jason? Wala namang problema sa pagiging isang factory worker. Ang mahalaga ay nagtatrabaho ka ng marangal." "Sige, Jason, magpapaalam na muna ako sa iyo dahil uuwi na ako sa amin." Nagmamadaling sagot ni Chanel. Habang naglalakad ang dalaga papunta sa sakayan, ay bigla nitong narinig ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa paglingon ng dalaga ay muli nitong nakita ang kanyang dating kaklase na si Jason. "Chanel, sabay na tayong umuwi. Tutal, iisa lang naman tayo ng direksyon na uuwian. Alam mo na, magulo na ang panahon ngayon, kaya kailangan mo lagi ng makakasama. Kilala mo naman ako, sanay na sanay ako sa mga basag ulo." Pagbibiro ng binata. "Sige, sabay na tayong umuwi. Pero huwag ka namang gagawa ng away. Hindi kasi ako sanay sa mga ganyang bagay." Natatawang sagot ni Chanel. Simula noon ay naging magkaibigan din ang dalawa. Ngunit hindi maiwasan ni Chanel na mailang kapag kasama si Jason dahil palagi itong naninigarilyo. Kung minsan ay hindi sila nagkakasabay sa pag-uwi dahil pumupunta muna ang binata sa kanyang mga kaibigan upang uminom ng alak. "Sige, Chanel, mauna ka na. May lakad pa kasi ako eh, kaya pasensya ka na. Mag-ingat ka na lang ha. Hindi ko kasi talaga maiwasan na hindi uminom ng alak." Natatawang sabi ni Jason. Isang araw ay lalapitan sana ni Jason ang dalaga upang sabay silang kumain ng tanghalian. Ngunit napatigil na lamang ito nang makita niya si Chanel na kasama nito si Joaquin na siyang anak ng CEO. "Hay naku naman, nakakahiya naman kung lalapitan ko pa sila. Pwede naman akong kumain mag-isa," sabi ng binata sa kanyang sarili. Ngunit habang nakikita niya na magkasama si Chanel at Joaquin, ay para bang nakakaramdam siya ng isang matinding selos. Ipinagtataka rin ito ng binata dahil hindi niya dapat nararamdaman ang bagay na ito. "Jason, ano ka ba? Nagseselos ka ba sa kanya? Kaibigan lang ang turing sa'yo ni Chanel at kahit na kailan ay wala kang pag-asa sa kanya. Malayo ang agwat niyo at hindi kayo pwede sa isa't isa." Naiinis na sabi ng binata sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito ay bumago na lamang ng pwesto si Jason. Hindi kasi siya makakain ng maayos tuwing nakikita niya ang dalawa na magkasama. Lumipas sa maghapon ay muling nagkasabay pa uwi si Chanel at Jason. Hindi na iwasan ng binata na tanungin ang dalaga tungkol sa kanyang nakita. "Chanel, nanliligaw ba sa'yo si Sir Joaquin? Huwag kang magtitiwala sa lalaking yun. Pwedeng-pwede kang lokohin nun dahil maraming pera yun." Paliwanag ni Jason sa dalaga.
Hindi rin naman malaman ng binata kung bakit niya nasasabi ang bagay na ito. Hindi siya nanliligaw sa akin. Ang sabi niya lang naman ay gusto niya raw akong maging kaibigan. Natatawang sagot ni Chanel. Naku, maniniwala ka sa mukong na yun. Lalaki rin ako at alam ko ang diskarte ng mga yan. Bakit ba hindi na lang ako ang payagan mong manligaw? Tutal, matagal na tayong magkakilala. Sabi ni Jason. Napatigil na lamang ang binata nang dahil sa kanyang nasabi. Para bang nagkusa ang kanyang dila na bigkasin ang ganitong mga salita. Pati na rin si Chanel ay napatahimik nang dahil sa kanyang narinig. Ngunit wala naman siyang balak na supladahan ang binata. Nakauwi ang dalawa nang hindi nag-uusap na para bang hiyang-hiya sa isa't isa. Lumipas pa ang mga araw ay nagsabi na rin si Joaquin kay Chanel kung pwede ba itong manligaw sa kanya. Chanel, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, pero pwede ba ako manligaw sa'yo? Tanong ni Joaquin. Pag-iisipan ko muna dahil hindi ko pa talaga alam ang isasagot ko sa'yo. Nahihiyang wika ng dalaga. Sa oras ng uwian ay si Jason naman ang nagtapat sa kanya ng nararamdaman at katulad ng sagot ni Chanel kay Joaquin ay ganito rin ang isinagot niya kay Jason. Agad lumapit ang binata sa kanyang ina na si Aling Leia upang humingi ng payo tungkol sa mga bagay na ito. Nay, may nagsasabi po sa akin na gusto daw po akong ligawan. Pero dalawa po sila. Hindi po kayo maniniwala pero si Sir Joaquin ay isa pong anak ng CEO. Mabait po siya at higit sa lahat ay may kaya sa buhay. Wala po siyang kahit na anong bisyo at puro trabaho lang ang inaatupag sa buhay. Paliwanag ng babae. Pero sino naman ang isa mo pang manligaw? Tanong ni Aling Leia. Si Jason po na dati kong kaklase. Sa isang kumpanya rin po kami nagtatrabaho at isa po siyang factory worker. Kaso marami po siyang bisyo. Palainom ng alak at palaging naninigarilyo. Tapos dati ay palagi po siyang laman ng away at palaging nakikipagbasag ulo. Sagot ni Chanel. Ngunit isang payo ang narinig ng babae mula sa kanyang ina. Anak, ikaw lamang ang makakapagdesisyon tungkol sa bagay na yan. Ikaw ang tunay na nakakaalam sa pag-uugali nila. Hindi naman porket maraming bisyo ang isa ay hindi na siya mabuting tao. Pwede mo silang bigyan ng pag-asa at subukin kung sino ang karapat-dapat. Paliwanag ng kanyang nanay. Talagang hindi malaman ni Chanel kung ano ang kanyang gagawin. Mas gusto niya kasi talaga ang binatang si Joaquin dahil wala itong kalokohan sa kanyang buhay. Hindi tulad ng binatang si Jason na parang hindi siya kayang buhayin kung sakaling magkatuluyan silang dalawa. Nang dahil doon ay nag-isip ng paraan ng dalaga kung paano niya susubukin ang kanyang dalawang manliligaw. Lumapit si Chanel sa kanyang katrabaho na siya na rin naging kanyang kaibigan. Carla, pwede ko bang mahiram ang anak mo? At pwede mo bang samahan din ako sa isang araw? Tanong ni Chanel sa kanyang kaibigan. Nang dahil doon ay tawa ng tawa ang babae dahil bakit naman ito balak hiramin ang kanyang anak. Ano namang balak mo sa aking anak? Mamamasyal ba tayong tatlo? Natatawang sagot ni Carla. Ngunit napansin ng babae na seryoso ang dalaga tungkol sa sinasabi nito sa kanya. Nanliligaw ko sa akin si Joaquin, pero nanliligaw din sa akin si Jason. Gusto ko lang magkunwari na may anak na ako para malaman ko kung sino ang tunay na makakatanggap sa akin. Paliwanag ni Chanel. Nang dahil doon ay pumayag ang babae sa kagustuhan ng kanyang kaibigan. Maya-maya lamang ay kinausap ng babae si Joaquin tungkol sa bagay na ito. Joaquin, pumapayag na ako, naligawan mo ako. Pero gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na may isa pa akong manliligaw. Gusto kong magkita-kita tayo sa isang araw at sabay-sabay tayong mamasyal. Paliwanag ni Chanel. Oo naman, pumapayag naman ako. Kilala ko naman yung isa mong manliligaw at doon siya nagtatrabaho sa factory. Handa naman akong ipaglaban ang aking sarili at patunayan na ako ang karapat-dapat. Taas noong sagot ni Joaquin. Pagkatapos noon ay si Jason naman ang pinuntahan ni Chanel upang sabihin rin ang tungkol sa bagay na to. Pumayag din naman si Jason at maangas daw nitong haharapin ang kanilang pagkikita. Oo nga at anak siya ng CEO pero isa akong basagulero.
Bakit naman ako matatakot sa kanya? Eh pera lang naman ang lamang niya sa akin. Higit sa lahat ay mas guwapo ako sa kanya. Pabirong sabi ni Jason. Nang dahil doon ay tawa ng tawa si Chanel sa sinabi ng binata. Ikaw talaga? Sige, magkita na lang tayo sa isang araw. Diyan ka na muna at babalik na ako sa aking trabaho. Natatawang sabi ni Chanel. Sakto naman at araw ng Linggo. Wala silang pasok sa kanilang trabaho. Agad silang nakita-kita sa isang mall at kasama ni Chanel ang kanyang kaibigan na si Carla at ang maliit na anak nitong babae. Agad itong kinarga ni Chanel upang sa pagdating ng kanyang mga manliligaw ay makita ng mga ito na may dala-dala siyang bata. Sa paghihintay ng magkaibigan ay sabay pang dumating si Jason at Joaquin. Ang cute naman ng batang yan. Ano ba ang pangalan niya? Pamangkin mo ba siya? Masayang tanong ni Joaquin. Saglit ay napatahimik ang dalaga at dahan-dahan itong sinagot ang tanong ng binata. Jason, Joaquin, mayaaminin sana ako sa inyo. Nakayo kong sabi ni Chanel. Ano ba ang balak mong sabihin sa amin? Tanong ni Jason. Pero ang batang ito ay ang aking anak sa pagkadalaga. Nabuntis ako ng dati kong nobyo at pagkatapos noon ay iniwan niya ako. Kaya gusto ko makipagkita sa inyo para maamin ko na ang bagay na to. Paliwanag ni Chanel. Talagang gulat na gulat ang dalawang binata nang dahil sa kanilang nalaman. Isa pala kasing single mom ang babae na kanilang nililigawan. Talagang pigil na pigil si Joaquin sa kanyang pagkadismaya matapos itong malaman na may anak na ang dalaga. Si Jason naman ay hindi naaapektuhan tungkol sa bagay na to dahil handa siyang maging tatay kung sakaling magkatuluyan silang dalawa. Sabay-sabay silang namasyal at kumain, ngunit napapansin ng babae na parang sobrang tipid magsalita ni Joaquin. Joaquin, may problema ka ba? Pasensya na talaga kung ngayon ko lang nasabi sa'yo na meron na akong anak. Sana naman ay matanggap mo ako, na kayo kong sabi ng babae. Ano ka ba? Bale wala lang naman sa akin ang bagay na yan. Pero kailangan ko nang umalis dahil marami pa pala akong aasikasuhin. Pasensya na talaga. Nagmamadaling sabi ng binata sabay nagpaalam na ito. Nang dahil doon ay si Jason na lamang ang natira at kasama pa nila ito sa kanilang pamamasyal. Ito pa ang nagkakarga sa bata at para bang nakalimutan na nito si Chanel nang dahil sa pag-aalaga. Ang cute naman ng anak mo. Pwede ba akong pumunta sa inyo minsan upang makipaglaro sa kanya? Masayang tanong ni Jason. Nagkatingin na naman si Carla at Chanel nang dahil lumabas ang pagkabata ng maliligaw nitong si Jason. Lumipas sa mga araw ay para bang iniiwasan ni Joaquin ang dalaga. Simula nang malaman nito na may anak na ang babae ay para bang tumigil na ito sa kanyang panliligaw. Si Jason naman ay excited nang umuwi, ngunit bago daw siya dumiretso sa kanilang bahay ay pupunta muna ito sa kanila dahil may pasalubong daw ito sa kanyang anak. Chanel, pwede bang pasyalan ko ang anak mo? May ibibigay kasi ako sa kanya. Masayang sabi ni Jason. Ngunit sa oras na ito ay balak nang aminin ng dalaga na wala talaga siyang anak at ang batang iyon ay anak talaga ni Carla. Jason, wala talaga akong anak. Ginawa ko lamang ang bagay na yon para subukin kayong dalawa. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ang magtatagumpay. Ang batang yon ay anak ni Carla. Jason, gusto ko lang sabihin sa'yo na sinasagot na kita. Nakangiting sabi ni Chanel. Hindi makapaniwala ang binata na sasagutin siya ng dalaga. Si Chanel ang pangarap ng maraming kalalakihan, ngunit siya pang maraming kalokohan ang napiling sagutin ng babae. Teka, masaya naman ako pero hindi lang ako makapaniwala na ako ang napili mo. At bakit nga ba ako ang napili mo? Nagtatakang tanong ni Jason. Napatunayan ko na isa kang mabuting tao. Natanggap mo ako nang magkunwari ako na may anak na ako. Ngunit si Joaquin ay iniiwasan na ako simula nang malaman niya ang bagay na yun. Paliwanag ni Chanel. Talagang masayang masaya ang binata sa nangyayari sa kanyang buhay. Lumipas ang isang buwan nilang relasyon ay napapansin ng babae na unti-unti nang nababawasan ang bisyo ng binata. Hanggang sa isang araw ay tumigil na ito sa paninigarilyo
at umiiwas na ito sa pag-inom ng alak. Naging mabuting nobyo si Jason kay Chanel at hindi nito hinahayaan na madismaya sa kanya ang dalaga. Nag-iipon ito ng pera kahit maliit lamang ang sweldo niya dahil gusto niya balang araw ay mabigyan niya ng maganda kinabukasan ng dalaga. Nay, maraming salamat nga po pala sa mga payo niyo sa akin. Tama nga po kayo na hindi porket maraming bisyo si Jason ay hindi na siya mabuting tao. Ngayon ay ibang Jason na po ang kilala ko. Napili niyang magbago nang dahil sa pagmamahal niya sa akin. Masayang sabi ni Chanel. Anak, hindi nakikita sa panlabas na anyo ng isang tao kung ano siyang klase ng tao. Ang tunay na pagmamahal ay wala sa itsura at yaman. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang iyong nararamdaman. Masaya ako para sa iyo, anak. Nakangiting sagot ni Aling Leia. Hindi nagtagal ay umalis sa trabaho si Jason at nagtayo na lamang ito ng isang maliit na negosyo. Nang dahil sa sipag at tiyaga ay agad itong lumago. Talagang pinatunayan ng binata kay Chanel na kahit dumaan man ang panahon, ay siya pa rin ang karapat-dapat para sa puso ng babae. Lumipas ang mga taon ay nagpakasal ang dalawa at nagkaroon sila ng magandang kinabukasan. Naging mabuting ama rin si Jason sa kanilang dalawang anak at palaging binibigyan ng pangaral tungkol sa buhay. Si Jason na maraming bisyo at palagi nakikipagbasag ulo ay siya na ngayong isang mabuting asawa at ama. Si Joaquin naman ay sobrang laki ng pagsisisi nang malaman nito na isang pagsubok lamang ang lahat. Ngunit masaya naman siya para kay Chanel dahil natagpuan na nito ang isang tunay na pag-ibig. Aminado siya na nagkamali siya sa kanyang sarili dahil kung talagang mahal niya ang dalaga ay tatanggapin niya ito kung anuman ang nakaraan nito sa kanyang buhay. Jason, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa pagiging mabuti mong asawa at ama sa ating mga anak. Mahal na mahal kita, nakangiting sabi ni Chanel. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil natuto akong magbago. Kahit lumipas man ang mahabang panahon ay paninindigan ko sa iyo ang aking mga pangako. Masayang sagot ni Jason. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.